home credit. Sino nga ba ang hindi nakakaalam kung ano ang home credit? Okay? Kumakailan lamang nung July 31 ay nagulat ang lahat, no, sa P2000 Boulevard sa Cubao, sa mismong Spark Place. Office ng home credit, nang bigla na lang may nagwelga, no, ng mga tao ng home credit. Regular at non-regular, no? Kaya nagulat ang lahat na ganun pala magtrato ng empleyado ang home credit. Philippines, hindi na, management siguro to ng home credit. Kaya naman may nakusap tayong isang empleyado na tinanggal. Regular siya, tinanggal siya. Okay, so ang proseso nila ng pagtanggal ay hinahanapan nila ng butas yung mga tao para lang tanggalin dahil sa nagtayo sila ng union. No, so pinipigilan ng management ng home credit na magtayo ng union. Ang kaya lang, hindi nila naagapan kasi meron ng registered na union sa DOLE. Ang nag-ooperate na sa loob ng home credit. Okay. Ang ginagawa kasi nitong management ng home credit ay inuubos nila lahat ng regular, no? Tinahanapan ng butas para matanggal. Habang nag-employed naman sila ng mga tinatawag nilang project-based, no? Ang project-based employment kasi, sila lang ang may hawak ng oras ng tao kung kailan nila tatanggalin, no? Yun yung iniiwasan sana nila na yung union nga, union sa loob ng kumpanya. Kasi nga, malaki at marami mga benepisyong mga empleyado na saklaw ng union at mas mapoproteksyonan yung kanilang karapatan. Okay guys? Para sa inyong kaalaman, yung natanggal na empleyado na yan, binigyan niya ako ng ng video, ng email ng mismo HR. So ito yun. So guys, ito yung dokumentong ipinagkatiwala sa atin ng isa nating kasama na humingi ng tulong para ma-i-vlog ito. So, yan ang itsura ng email, no? Nagsasabing yun. Be glad to inform you that we will now release your final pay document. Yun. Please expect to receive your final pay document indicating the amount of your final pay on inyong pecha. Yun. Reminder, final pay document must be returned prior to final crediting. Thank you for your patience. Okay. Please do not reply to this email. Yan. Yung pinaginitan nila dito guys, yung mga regular ng company, no, kasi pinagtatatanggal nila. Marami nang nasampulan at yung iba naman ay hindi pa siguro patatanggal, no? Pero ano nga ba ang dapat natin gawin pag nasa parehas tayong sitwasyon? Okay? Kasi pinuntirian nila dito yung mga FO na tinatawag nila, field officers, no? Yung mga tinatanggal nila. Kaya mabigat ang trabaho ng mga yan kasi umaharap yan sa mga delinquent payer ng kanilang mga utang. Okay, sa part ng mga manggagawa ng home credit, lalo na yung mga sinibak, tama lang ilaban yung karapatan nyo dahil meron tayong umiiraw na batas, no? Labor code, which is illegal dismissal, lalo kung regular. At dahil nga may union at pasok na kayo sa union, malaki may tutulong yun sa inyo. Sa part naman ng home credit management, maging makatao kayo, no? Igalang nyo yung pagiging regular ng inyong mga empleyado. At sa tinatawag nyong contract base o project base contract, hindi yan makatao kasi sayang lang ang matututunan ng mga magiging bagong empleyado kung nasa plano ninyo na tanggalin din sila bandang dulo. Salamat at salamat sa panonood at sana kumalat itong video para naman matauhan itong credit na to kasi pinapadelete nila yung video ng ibang mga nag-live noong araw na yun. Thanks guys!